Brothers, isang magandang hapon dito sa Olongapo City. Ngayon, nandito pa rin tayo sa Honda Guanson, Olongapo Branch, para mag-moto canvas. Alright! Wala akong makita mga reposes eh, no? So, good thing yan. Na-release na ng Honda. So, ngayon, dediretso na tayo dito sa mga brand new unit nila. At alamin natin kung ano ba yung mau-offer dito ng Honda Guanson, Olongapo Branch, sa mga unit models nila. Okay, so syempre, bago tayo magpatuloy mga brothers, shoutouts nga po pala sa ating sponsor, yan po ang Sir P Motorcycle para sa ating motorcycle parts and motorcycle gear and ang Wenshio Moto Clothing kung naghahanap kayo ng regalo ngayong Pasko. Okay, so mamaya muna yung scooter. At mamaya, unahin muna natin yung underbone. Pero bago lahat, intro muna tayo. Here's on the wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Okay mga brothers, sa business type motorcycle ng Honda, dalawa ang pagpipilian nyo. Yung po yung Supremo at siya, eto, yan yung Supremo and also TMX Alpha. So dito sa Honda Olongapo, meron pong apat na Honda Supremo. Dalawang black and also dun sa dulo is dalawang red. Ayan. So ito po is mostly kung magtotoda po kayo. Ayan, gagamitin nyo po sa mga habal-habal. Ayan, lalagyan nyo po ng sidecar for the service o sa negosyo. Eh, marirecommended po sa inyo ng Honda, ito po yung Supremo 150 nila. Ito na po yung pinalit nila sa 155, no? Yung yumaong po na 155. Kasi hindi na po nakapasa yon sa Euro compliance. So, ito na po yung Euro 3. Ayan. Yung presyo, papakita natin sa screen. Ayan. So, features ito mga brother, ano ah? Mahaba yung upuan, drum brake, harap likod, syempre, Pantra bikes yan. Malaki yung kanyang analog gauge panel dito. And also, meron itong shutter key button. Kumpara sa iba, wala. Okay? Ayan. So, dumapo naman tayo dito mga brothers sa Honda TMX Alpha. So, by the way mga brothers, naka-promo po ito, no? Ang promo niya po is 450 ang rebate for the first 12 months pagka niloan nyo po yung motorsiklo. So, malaking bagay po yun. 450 po yung rebate niya. No? So, meron po ditong ilang unit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? 6 na unit mga brothers. Dalawang pula, dalawang gloss black, red gloss finish din ito. And ito naman is a silver matte finish. Yan. Parang ano siya? Parang champagne gray. Ganun ang datingan niya, no? So, features nito mga brothers. Analog ang gauge panel niyan, of course. And also, drum brake, harap at likod. Siyempre, isa itong Pantra bikes. Yan. So, mahaba yung kanyang upuan. Yan. Yan yung mga features niyan. Siyempre, matipid sa gasolina. TMX Alpha yan, eh. Okay? Tsaka, meron siyang carrier. So, ito po yung motor na mga basic lang, no? Nakita mo yung makina, kita mo na madali mong magawa. Yan. Dahil isa po yung pushrod engine. Alright, so ngayon naman mga brothers, dapo naman tayo sa underbone ng Honda, no? So unahin muna natin ang GTR Supra. Yan, ito po yung high-end pagdating sa underbone ng Honda, no? Ito po, eh, merong 150cc na makina na double overhead cam and of course 6-speed po ito na liquid cooled. And also ang motor po nito is naka-design para sa performance sa mga likuan, kurbada and also high speed. Yan, dahil na rin po sa pagkakagawa ng kanyang fairings. At syempre, agresibo po ang datingan ng motor na ito para talaga sa isang lalaking babaero. De, joke lang. Ayan, ang ganda po ng motor na ito, no? Panlaban po sa mga sports bike, sports underbone bike ng ibang brand. Okay, so ang presyo, ganun pa rin. I-flash natin sa screen. Alright. Then mga brothers, lipat tayo dito sa Honda Wave. Ayan po. Ito po yung bagong Honda Wave R, no? 110 po ito. So meron po ditong dalawang unit mga brothers. Isa pong silver na matte and also black na matte, no? So same lang po sila, magkaiba lang ang kanilang kulay and also yung approach ng sticker. Yan mga brothers. So features nito mga brothers, etong black eh naka-disc brake pala. So etong silver, ito yung 2020 version na naka-drum brake yung harapan. Ayan, na-review ko na nga pala to. Ikutan pa natin mga brothers. Ayan, mahaba po ang upuan niyan and also parehas po silang may shutter key.
Yan po yung mga features nila. And sa gauge panel, parehas naman silang analog. Ayan, ang ganda rin ng style ng headlight. H4 na po ang ginagamit na bumbilya. And also carburetor pa ito, mga brothers, na Euro 3 compliance. Ayan, ito yung ilalim. Oh. So mahaba rin yung upuan. Pwede ka mag-angkas ng dalawa, pero wag nyo pong gagawin yon dahil overloading po yan. Okay, so dapo naman tayo sa dual sports underbone ng Honda. Ito po yung XRM. Ayan. So kung kayo naman may mga dinadaanan na hindi magagandang daanan, ano ba yun? Yung malulupa, syempre, yung malulubak. XRM po ang marerecommended sa inyo ng Honda. Ayan, ang ganda ng kulay, red tsaka black. Ayan, so parang ito is a rugged type na underbone, mga brothers. Makikita nyo naman sa gulong no? Na pang off-road, at the same time pwede rin siya sa konkretong daanan, at saka mabalki po ang kanyang manibela para madali nyo pong maneuver ang motor, lalong-lalo na pag nasa off-road na po kayo. Ayan, no? Tignan pa natin no? So features nyo, mga brothers, sa gauge panel nito is a digital na, and also may mga indicators din, naka quick throttle siya, mga brothers. Ayan, disc brake po ang harapan, and also drum brake naman ang likuran. This version po ng XRM, FI na po ito. Ayan, so lipat pa tayo sa mas mataas, no? Kung kayo naman po naghahanap na isang enduro o dual sports motorcycle, no, ang mau-offer po sa inyo ng Honda Guanzon Olongapo branch is itong XR150L. Ayan, mga brothers. Ayan, may kataasan yan, kaya wag na natin sakyan. Baka maitumba pa natin. Ayan, makikita nyo po yung gulong niya is a dual sports. So, pagkaganyan po yung gulong, pwede pong dumaan sa konkreto, and also pwedeng dumaan sa malupang daanan. Meron siyang carrier pa rito sa likod na malaki. And also, ang ganda rin ang disenyo ng kanyang pipe, and also yung pairing, solid. Oh. Sa gauge panel naman, analog pa siya, and also may mga kasamang basic indicators. Yung susian niya, ordinary lang naman. Disc brake yung harap, mga brothers. Ha? Yung pairings, ganun. Marupok at malamang ang kanyang kunat. Okay, tapos drum brake pa yung likuran niya. Iba talaga pagka enduro bikes. So mostly bumibili niyan mga foreigners, tsaka yung mahihilig maglaro sa trail. Okay. Okay, mga brothers, ang panghuli, ang scooter ng Honda. Marami-rami rin ito no? Talaga naman lumalaban sila sa lines ng Yamaha. Siyempre, unahin muna natin yung pinakamababang scooter na may offer ng Honda. Yan po yung bagong pasok nila sa kanilang family, ang Honda Dio. So, dati na may Honda Dio, mga brothers. Ngayon, pinasok ng Honda yung pinaka-latest sa design o approach ng Honda Dio. So, mabibili nyo lang po ito, worth 50,000 plus. Ayan, meron ka ng isang scooter ng Honda. No? This scooter is carburetor type po. Ayan. And also, kahit ganun naman, matipid yan dahil mababa lang naman ang kanyang CC. 110 ba o 150? Alam ko 110 nalimutan no? So meron po siyang analog na gauge panel. Ayan. Malapad at komportabling upuan, no? At spacious po na compartment na I think kasya ang isang helmet, at nandito pa yung lagay ng tools. Ayan, no? Ayos. Tsaka bukasan ng gasolina. Parang gusto ko tuloy mag-walkaroon dito ulit sa Dio. Hindi na lang. Ayan, at malapad po ang gulay board nito, o yung tinatawag na floorboard. So wala kang problemahin kung ano yung mga gusto mo pang dalhin. Utility hook, ayan oh, harap at likod meron siya. Sulit 'to, 'di ba? Fairings oh, akunat. Ayan oh, at saka maganda dito, ang features nito, may combi brake system, oh, 'di ba? Kahit drum brake lang siya, combi brake naman. Tsaka ang laki ng ilaw niya. Ito fight light 'to O yung pinaka daytime running light niya, ayan oh. Gwapo, LED na yung harap. Plastic. O, quality rin. Turn signal lights, no? So, meron ditong dalawang unit, mga brothers, ng Honda Dio. Isa pong blue-white and also red na matte na silver. Matte black. Ayan, ganda. Okay? So, sunod naman natin ang Honda Beat. Masa na yun? Andito, sa harapan. So, Honda Beat, mga brothers, meron po sila ditong unit na I think is dalawa. Isa dun sa dulo na blue, and meron dito sa harap na red. So ito po ay isa sa mga mabibentang scooter ng Honda, itong Honda Beat. Features po nito yung analog at digital na gauge panel, and also meron po siyang shutter key, and then meron siya dito ng small pockets, isang malalim at isang easy access, no? Makipot lang po ang kanyang upuan, so madali nyo po itong mauupuan, mga brothers, and also okay din ang kanyang compartment, malaki. Marami kang mailalagay. Ayan. Ang gulay board niya malapad din. So meron kang utility hook dito para kung may mga bit-biting ka, groceries, pinamangalengke. Okay, oh. Ano pa ba ibang features ito? Disc brake po yung harap.
and also drum brake ang likuran. Siyempre, itong motor na ito is fuel injected na rin po, mga brothers. Okay, so lipat naman tayo dito sa pinaka number one scooter ngayong taon. Walang iba, kundi ang Click. Yan. So, makapansin nyo naman mga brothers, eh, marami talagang stock ng Click dito sa Honda Olongga po. Eh, kasi ito yung mabenta, no? So, may kulay po sila dito na orange black and also matte black finish and then red na matte finish, no? Ito po yung mga Honda Click nila. So, features po nito is meron po itong combination brake. Ayan, LED na po ang headlight na masungit ang datingan. Ayan, so, itong scooter na ito, tsaka yung beat, eh, good po ito for the city riding, no? Dahil sa taas ng gasolina ngayon, mga brothers, itong ganitong scooter, maaasahan nyo po pagdating sa katitiran. Ayan, so, silipin pa natin yung ilalim, no? So, mas malaki po si Honda Click, ha, kumpara dito kay Beat. And also, ito, is liquid cooled na po ito, no? So, kahit mag-long ride ka, hindi ka kakabahan na mag-overheat ang iyong makina dahil liquid cooled na po siya, no? Sa for the price na 70,000 lang na plus, 'di ba? Hindi ka pinabayaan ni Honda. Ayan, may shutter key button, digital ang gauge panel niya, may seat buttons doon, no, para no hassle pag nagbubukas ka. Ayan, oh. Floorboard malaki rin para sa ating mga dalahin. Ayan. So ang ganda, tsaka ang ganda ng color combination na ginawa rito ng Honda. Ayan, trip queen pula, atat-natat eh. Okay mga brothers, dumapo na tayo sa 150 series ng scooter ng Honda. Okay, ayan. So unahin natin yung Airblade. So itong Airblade mga brothers, it's something to do sa naghahanap ka na isang sport feel o sporty motorcycle. Ma-offer sa'yo ng Honda is itong Airblade 150 nila. So parang ito yung panapat sa Aerox, kundi ako nagkakamali, di ba? So ito, hindi ko pa ito na-walk around mga brothers, no? And sasabihin ko lang sa inyo yung mga main key features nito. So meron po itong disc brake. And of course, ABS po ang harapan nito. And LED na rin po ang headlight na maporma ang pagkakahulma. Ayan. So may kulay po dito na blue, red, matte black. Ayan, matte black din ito na may combination ng gloss black. Ayan. Ang ganda ng motor na to. Hindi lang makapunta doon sa likod eh. Pero subukan natin. Makakada naman nata ako eh. Para makita pa natin yung kanyang ibang features. Ayan, nakapunta tayo dito sa puwetahan. Ayan, digital po ang gauge panel niyan. And also maganda rin ang bukasan dito ng starting na motor. And then may seat buttons pa tsaka fuel buttons. Ayan oh. And also parang may dating na siyang maxi scoot eh, kasi mga brothers wala siyang gulay board. And also mahaba yung space ng paa mo rito, madali mo masakyan o madali ka makapaglipat-lipat ng foot position mo rito. Ito bukas, ayan, oh ganda pala ng ano nito, ng compartment mga brothers, laki, parang kasya dalawang half face helmet. Ayan, power outlet, ito ano ba to? Oh ito parang something to do sa USB at saka may ilaw. Kita mo yung gamit mo kahit magpark ka sa dilim. Ayan, may mga ganyang puntos oh, nandito yung tools oh, nakadikit na. Oh, minsan nga mag-walk around ako dito. Ganda pala nito. Airblade, bakit ganun hindi mabili? Ganda-ganda. So okay mga brothers, yung presyo, pakita na lang natin sa screen. And then lipat na tayo doon sa PCX 160 mga brothers on the wheel. So ito yung PCX mga brothers. So dalawang unit po ang meron ditong available mga brothers. Isa pong black at ito hindi ako nagkakamali. Parang dark silver siya. No? Tama ba? Ayan, nag-gloss finish po, no? So itong motor na ito, eh kung naghahanap ka ng maxi scoot na maliit ang displacement at the same time meron siyang touring na datingan, eh maganda po yung PCX 160. Ayan. Tsaka syempre 4 bulbs po yung makina niya, sabi sa akin dito sa sales, kumpara doon sa ADB na 2 bulbs. Ayan. So, based sa mga review na mga katulad ko na motoblogger, mas madihamak po na mas malakas ng konti yung makina ng PCX kumpara naman dito sa ADB. Yun naman po yung pagkakadepresya niya. So, pagka si PCX, more on elegance siya. Si ADB kasi, more on rugged. No, pang-adventure po. Pwede mong sabak sa off-road. Yan naman ang ano. So, pwede siya makapunta, no? Kahit sa ang kondisyon ng daanan. Kumpara kay PCX, more on cruise sa daanan, city ride, mga ganon. Pero pareha sila ng laki. Ganda ng scooter na to. Kung ako papipiliin sa dalawa, PCX ako eh. Hindi ako mahilig mag-offroad eh. May takot ako dyan. Oops! Ito yung compartment. Ang laki mga brothers. Halos dalawang helmet. Kasya. Features din po niyan yung digital gauge panel at ang elegant na design ng kanyang handlebars. Oh, makikita nyo naman. Ayan. Tapos dun sa harapan, LED po ang ilaw niyan and also yung taillights niya. Ayan. So mga brothers, ang uli, tingnan naman natin yung ADB 150 nila. So, ito na yung bagong version ng ADB. Also, yung PCX din daw, sabi sa akin, is bagong version na. Ayan.
So ito yung ADB, meron po ditong white color and red color, pero originally nang inintroduce ng Honda to pula eh. So meron din silang white kung ayaw mo, pero ako mas gusto ko yung pearl white nya tsaka gold yung ADB. So itong motor na ito, mga brothers, kung gusto mong naghahanap ka ng isang adventure scooter, ang ma-recommended po sa iyo ng Honda is ito pong ADB nila na 150. So maganda po ang suspension nito, and also dual sports po ang gulong, kaya pwede mong isabak sa lupa and also sa konkretong daan. Ano, features po niyan, may windshield po sa harap yan for the touring, and also digital gauge po, ang digital gauge panel po yan. Teka, punta tayo sa harapan. And also meron din po siyang ABS. Ayan, adjustable po yung windscreen yan, mga brothers. So, conforme po sa preference ng isang rider. And of course, twin na LED po ang headlight nito. Ayan, nakikita niyo po. I think yung PCX may traction control eh. I think pati itong ADB, kundi ako nagkakamali, mga brothers. Okay, meron silang yun, sa PCX merong ABS version, yung black, and ito na mga gray version, combi brake system naman. Dito ba sa ano? Alam ko dito sa ADB, papares na siya naka-ABS, ayan. Kasi hindi ko pa ito na-walk around, mga brothers. So, wala pa akong idea sa mga main key features nito. Pero ang atin lang naman, aalamin natin yung presyo dito sa Honda Guanzon Olongapo branch. Okay? Bye! Have a great time!